Welcome back to my channel. For today's vlog is pag-uusapan natin ang ating itikan at saka sasagot tayo ng mga comment. So pasensya na kayo kung hindi ko madikit yung ano nyo channel nyo. Wala po akong load ngayon, hindi ko ma-open yung YouTube natin. Basta sagutin ko lang yung mga tanong nyo. So kung nagustuhan nyo ang channel ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel and hit the notification bell para updated kayo sa next video ko. Kasi marami pa tayong pag-uusapan patungkol sa mga farm. Abangan nyo na lang ang mga video ko. So, thank you. Maraming nagtatanong sa akin kung ano ba daw ang lahi ng aking itik. Sa lahi ng aking itik, medyo hindi pa tayo sigurado sa lahi nila kasi hindi sila nanggagaling talaga sa farm. So yung lahi ng aking itik is halo-halo siya, may itik pinas, may kayumanggi at saka crossbred ng Peking duck at saka itik pinas. So sa mga gustong magpaano sa aking lahi, sa aking itik, sinasabihan ko sila na hindi yan ang itik na hinahanap ko. Yung hinahanap ko talaga is itik pinas, yung maitim siya. Hindi ko sigurado kasi hindi ko pa naranasan na umaten sa mga ano, sa mga seminars about sa itik. May nagtatanong sa akin kung ilang buwan ba tumitigil ang pangingitlog ng itik kung nalalagas ang kanilang balahibo. So base sa aking experience dito sa aking itikan, tumigil siya ng pangingitlog noong February. February, tas bumalik siya ngayon lang, April. So, mga isang buwan, halos dalawang buwan siya tumitigil sa pangingitlog. So, nung una, pinapagala ko sila kasi akala ko madali lang ang balahibo nilang tumubo. So may nakausap po ako na dating nag-iitikan. So sinabi niya na huwag mong tigilan ang pagpapakain mo ng feeds kasi matagal daw na tumutubo ang balahibo ng itik kapag hindi napapakain ng husto. So binalikan ko siya ng pagpapakain ng feeds. Tapos after 3 weeks, bumalik na yung, nagsimula na yung mubo yung ano niya, yung balahibo niya. Then after 2 weeks, kumpleto na yung balahibo niya. Tapos ngayon, bumalik na yung itlog niya. Medyo hindi pa nakukuha yung kuta is which is 50%, pero malapit na umabot ng 50%. So bumalik yung pangingitlog niya is mga 7 days. Nagsimula siya nung last week, nagsimula siya nangingitlog ng madami last week, tas ngayon umabot na siya ng mga halos 48%. So baka sa susunod na buwan umabot na siya ng 80%. So yun ang income natin na lang, umabot siya ng 80% kasi dito hindi binabagsakan ng madaming feeds kasi konti lang ang nag-itikan dito na gumagamit ng feeds.
Kaya kakunti din ang feeds na binabagsak. Kahapon lang bumili ako ng feeds. Ubos na yung feeds nila. So balik naman sa dati kong feeds. Hindi maganda yung paiba-iba ng feeds, pero wala tayong magagawa, wala nang mapapakain yung itik natin. Ang susunod natin ay paggamit ko ng mga organic food sa ating alagang itik, gaya ng mga bunga ng saging, puno ng saging, gulay, mga gulay-gulay, ginagamitan ko sila ng gulay-gulay. Yun yung panahon na hindi tumitigil na sa pagpangingitlog yung itik natin. Yun ang tinigilan ko na yung pagpakain ng feeds, kasi yung bilang ng itlog nila ay kakunti lang, hindi sapat sa pambili ng ating feeds. Kaya ginagamitan ko sila ng alternative way na pampakain ng itik. Ginagamitan ko ng kuhol. Pero yung kuhol ay maganda din yung takbo ng ating egg production. Kahit marami kayong kuhol, gagamit niyo araw-araw, pwedeng-pwede yan. So kung marami lang kayong kuhol sa inyo, pwedeng-pwede yan sa pag-alaga ng itik. Kasi kahit wala ng feeds, basta marami lang kuhol kayong mapapakain, pwede na yan. Pero sa amin kasi, kailangan pang pumunta sa kabilang barangay para makakuha ka ng maraming kuhol. At yung iba, binibili ko. Yung iba naman hindi nila binibenta, binibigay na lang nila. So mas tipid. So yan lang muna ang ating konting kaalaman. So abangan niyo ang susunod ko na video, sa magpapa-shout out diyan. I-comment niyo na lang sa baba. Magsa-shoutout na tayo sa next video natin. So, thank you for supporting my channel, and huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. So, thank you for watching. Goodbye!